Itayo na po ang lahat. Si Kristo'y nabuhay na, purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsiyang kasalanan, nalupig ang kamatayan, silayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way, sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pangatlong linggo tayo ng linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Poong Hesus Nazareno. Ialay natin sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Poong Hesus Itim na Nazareno ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon para sa mapayapa, maayos, makatarungan at balinis na eleksyon dito sa ating bansang Pilipinas. At intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. At intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. At ang intensyon, dahil ngayon ay 48th anniversary sa aking ordination pagkapari, intensyon para sa simbahan na maging tunay na saksi sa ating buhay. Mga kapatid, ang gawa ng mga apostol ay nagpapahayag na tinutulungan ni Pilipi ang isang yunoko na taga Ethiopia upang makilala ang Diyos at siya'y mabinyagan sa pangalan ni Kristo. Ang ating Panginoong Hesukristo na siyang magpapawi ng lahat ng ating pagkagutom sapagkat siya'y pagkain na nagmula sa langit ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ay siyang magpapahayag sa atin ng kahalagahan ng banal na misa o Eucharistia na araw-araw tayo ay nakikilahok at nagkaroon ng komunyon o pakinabang sa kanyang katawan kung paano tayo namuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa mga sandali na tayo nagkasala dahil sa iba't ibang kadahilanan, dahil sa ating karupukan
dahil sa ating pagsuway sa Diyos. Dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwa ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopian eunuco, siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng Candice o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karuahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuco ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuco, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Tanong nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karuahe at mupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ni Yuniko kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuco. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuco ang karuahe.
lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Pilipe. Pagkahaw nila sa tubig, si Pilipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunuko na nagpapatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Pilipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring balugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang daing ko'y kanyang pinakinggan. Ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propita at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay.
kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Nasa Webis tayo ng pangatlong linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng Poong Hesus Nazareno. Ang atin pong pagnilay-nilayan ay tungkol sa pagkaing makalangit. Heavenly food. Ang pagkain ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng tao. Isa ito sa mga naideklara sa United Nations na 11 na karapatan na ang lahat ng tao ay dapat magkaroon. Karapatan ng lahat na makakain upang mabuhay. At ang pagkain nagmula sa simple na pangangalap o kukuha nito mula sa gubat ay nagkaroon na ng ebolusyon at nagkaroon ng agrikultura. Mula sa agrikultura, nagkaroon ng industriya ng pagkain. At mula sa industriya ng pagkain, ay nagkaroon ng pangangalakal. At sa panibagong panahon, ang pagkain ay hindi lang industriya, pangangalakal, ginagamit pa ito ng tinatawag sandata na politikal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito yung tinatawag na weaponizing the food. Ganon kahalaga ang pagkain, ngunit iba-iba ang pagtingin ng tao. Kaya po tinuturuan tayo mula sa mabuting balita at mula sa mga pagbasa na mayroong iba't ibang klase, tipo at level o antas ng pagkain. Ang pagkain na lagi nating naalaman at tinutukoy lagi ng tao na kinakailangan na isa sa 11 right ng tao ay pagkain na material at physical. Dito gumagana ang mga pangangalakal ng pagkain. Kaya kung makita ninyo sa buong mundo ang maunlad na pangangalakal at industriya ay ang industriya at pangangalakal tungkol sa pagkain. Dito lang sa Pilipinas, may mga kumpanya ng pagkain na madaling lumago. Nagsimula muna dito sa Pilipinas at ngayon ay nakaabot na sa iba't ibang dako ng mundo. Ganon ka-importansya ang pagkain. Pero itong material na level ng pagkain, mahalaga man siya dahil mabuhay tayo. Mayroon pang kasunod na pagkain, psychological food. Pagkain na tungkol sa ating damdamin, tungkol sa ating pag-iisip, tungkol sa ating pakisalamuha ng ating kapwa-tao. Hindi ba kahit masarap ang pagkain, kapag kayo'y nagbangayan o nag-away-away sa loob ng tahanan, parang walang lasa ang pagkain? Hindi ba kung kahit na hindi masarap yung pagkain, kapag ka mayroong pagmamahalan, napakasarap ang pagkain? Dahil mayroong ibang level
psychological food. At ito yung pagkain na kung minsan nakaligtaan ng tao, na kinakailangan na magkaroon ng magandang relasyon, na magkaroon ng pagtingin at pagsusuri sa ating sike, malaliman na bahagi ng ating pagkatao, upang makita natin ang tunay na kahulugan ng pagkain. Higit pa doon, mayroon tayong pagkain na mahalaga pa, spiritual food, ang pagkaing makalangit, ang pagkaing spiritual. At ito yung ating pag-usapan, heavenly food, ang pagkaing makalangit. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40, si Pilipi dinala ng Espiritu ng Diyos sa isang yunoko na taga Ethiopia, na taga-ingat yaman ni Candace na reyna ng Ethiopia, dahil nagbabasa siya sa tagpo ng aklat ni Propeta Isaias tungkol sa isang tao na mag-alay ng kanyang buhay. At ipiniliwanag ni Pilipi na yon ay ating Panginoong Hesus. At nabinyagan ang yunoko, ang opisyal ng kaharian ng Ethiopia, dahil nanalig siya sa Diyos at nanalig kay Kristo na nabuhay muli. Kaya nakatanggap siya ng pagkaing makalangit, heavenly food. At dahil sa pangyayari na natanggap niya ang panibagong buhay, dahil nakakain na siya sa espiritual na pagkain, gaya ng salmista sa ating Salmo 65, versikulo 1, sang kalupaay nilalang, galak ng puso'y isigaw. Sumisigaw ang ating mga puso ng kagalakan, gaya ng yunoko, dahil nakakain ng espiritual na pagkain na magbibigay ng kaligtasan, magbibigay ng buhay na ganap at ikasyasya. At itong magbibigay ng buhay na ganap at ikasyasya, ang heavenly food ay si Kristo. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 44 hanggang 51, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, walang makalalapit sa akin malibang dalhin ng siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay bubuhayin ko. Ibig sabihin dito, sa versikulo 44, yung lahat ng nanalig kay Kristo ay hinirang na ng Diyos. Yung mga hindi tumatanggap sa Kanya, mga Hudyo, mga Saduceo, mga Pariseo, mga Herodiano, mga iba't ibang mga hintel na kagrupo ni Poncio Pilato, ang mga marahas na mga tao na silang dahilan na pumatay sa ating Panginoon, at ang mga supporters sa mga ganitong mga masamang tao, hindi sila magkaroon ng buhay na hanggan hanggat hindi sila magbabago at magpasya sa kanilang buhay at pipili sa kanilang buhay para kay Kristo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ang kanyang nakikita sa kasulatan, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang pagtuturo ng Diyos ay pagtuturo tungkol sa pagkaing makalangit, heavenly food, na atin pong tinatanggap dito sa Santa Misa. Kaya ang pari o ang lay minister ay magbigay sa iyo ng katawan ni Kristo. Hindi lang po yan katawan ni Kristo. Yan ay heavenly food, pagkaing makalangit na makapagligtas sa atin. Pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, sa versikulo 48 at versikulo 51, sinasabi niya, ako ang pagkain mula sa langit.
ang pagkain nagbibigay buhay. At ito'y pagpapahayag, mayroon ng bagong Exodus, mayroon ng bagong tipan, mayroon ng bagong Moises, mayroon ng bagong daan. At ito ang daan ng Panginoon, ang bagong Moises, ang ating pong Jesus Nazareno. At ang mana, hindi na po ang mana, ang katawan ni Kristo. Kaya sinasabi sa versikulo 51, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, ang pagkaing ibibigay ko sa ikabuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Laman. Ang ginagamit na salita dito ay salitang sarx, laman, katawan. Kaya pag sabihin katawan ni Kristo, iyon ang ating tinatanggap. Ang laman ng Diyos ay laman na espiritual na kinakailangan na ating tanggapin, pero nangailangan na tayo magbalik loob at para sa Kanya. Naway ang pagkain na ating natatanggap na si Kristo mismo ay hindi masasayang dahil sa ating mga mali na mga desisyon sa buhay, dahil sa ating mga mali na sinusuporta sa buhay, dahil sa ating mga mali na pag-iisip at gawain, at sa mga mali na relasyon at kung ano ang laman ng ating puso. Dapat ang ating pag-isip, dapat ang ating puso, dapat ang ating budhi at kaluluwa ay kay Kristo, sapagkat tinatanggap natin si Kristo, huwag tayong magkakamali na yung mga para sa patayan, yung mga magnanakaw at mga kurap ay siya pang ating isuporta at pipiliin. Bagkos pipiliin natin ang makadiyos, sapagkat tayo nakatanggap na ng makadiyos at makalangit na pagkain. Kapag tayo'y magpasya at gagawa ng masama, ito'y labag sa ating Panginoong Hesus. Binutasan natin uli ang kanyang mga kamay, mga paa, tagiliran at puso. Magpasya tayo ng mabuti upang ang pagkaing makalangit, ang heavenly food na ating Panginoong Hesus na ating matanggap dito sa misa ay ating mapagpurihan at ang ating buhay ay magkasaysay at magkaroon ng kabuluhan sapagkat siya ang ating minimithi, siya ang ating gabay buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugo ang kanyang anak ang tinapay ng buhay. Atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-aalay ng sarili, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya,
manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng anak na si Jesus na nga siyang tinapay ng buhay. Ring namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin ng kapatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namukod-tangi at walang kapantay. Ipagalob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siyaring umiral sa aming pamuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na yung kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang mauntupan at tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa cross na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat ng tanan. Kaya kaisa na mangyari si siawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit mita ng Espiritu, ang banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala
sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalakin na si Jesus ay ating Diyos ang nagkaligtasan. Magalak bakit siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan na pamahagi ang kaligtasan, nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangagong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At kayong mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa bagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaigbos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila, inyong katugunan tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malamang imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon ito naway maalalang pangako na sa binyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ng Pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayhan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin.